Hi, good day everyone. Welcome to Roper the Magic Eras Vlog. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng wall decoration gamit ang old frame cabinet. Kasi naglilinis kami ng boarding house namin. So, di ko gusto yung decoration niya. Tsaka masyadong simple lang. So, may nakita akong old frame ng cabinet namin. So, i-improvise ko siya or i-recycle ko siya. Pipinturan ko siya. Tapos, lalagyan ko siya ng mga bulaklak. At ididikit ko sa dingding. Tignan nyo. Okay, ang una natin gagawin, ito yung parang sira na kasi yung cabinet namin. So, inalisan ko siya ng tintuan. Ang gagawin muna natin, linisin gamit yung brush. Nang sa ganun, maalis yung mga alikabok-alikabok niya. Ayan. Inalisan na rin siya ng mga bisagra. Kinuna na siya ng handle. Para naman ano. Yung korte kasi niya, perfect talaga pang frame. So, gagawin ko tong parang account ko, Roper the Magic Era. Ima-magic natin siya into new. So, ngayon, kumuha tayo ng enamel. Enamel yung ginamit ko kasi yung enamel na flat white is para talaga sa mga kahoy. Parang sa ganun, makintab siya. So, ang gagawin natin ngayon, pipinturahan muna natin siya ng puti. Dapat proper stroking. One stroke lang tayo para malinis yung pagkakapintura. Pag napinturaan na itong lahat, isa second coat naman mo siya. Pagkatapos niyang matuyo, babalikan mo siya ulit. Nang sa ganun, ang puti-puti talaga. Ayan, tapos na siyang pinturahan. So, antayin muna natin siyang matuyo sa init ng araw. Tsaka natin siya isa second coat. Ayan, tapos na natin siyang second coat yung dito. So, ang ilalagay na naman natin yung borderline na kilid dito at saka yung sa gitna. Gagamit ako ng burnt amber para dito sa gilid at saka yung matingkad konti na kulay na amber. Yan. Ito naman yung sa gitna para dito. So, sisimulan na natin siya habang may araw pa saka madaling matuyo. Ayan, tapos na yung gilid. So, ang isusunod natin yung gitna naman. Medyo lighter lang siya ng konti para iba yung dating. Light amber. Ilagyan ko siya ng neon red para mas matingkad siya. Lagyan natin siya ng accent para may ibang dating, para nang sa ganun parang luma siyang tingnan. Ayan, so tapos na siyang pinturahan. Nakikita niyo naman parang nag-crack-crack yung gilid ng frame. Ang nilagay ko kasi latex lang para may reaction sa tubig, water-based at saka yung sa enamel. Kaya ganyan ang result niya. Para siyang old. So ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya ng mga bulaklak. Para mas kumanda siya doon sa gitna. Ayan, tapos na siya. Nalagyan na siya ng halaman. Ay, mga bulaklak. So, diba? Ilalagay na natin siya dun sa dingding. Kakabit na natin. Ayan, tapos na po siya. Naikabit na po. So, diba? May mga bagay talaga na sadyang patapon na, pero pag pinalawak mo yung kaalaman mo at nilagyan mo lang ng konting magic, ang basura ay magagamit pa. Hanggang sa muli!